ang magagawa natin, palakasin yung katawan natin just in case dumating tong trangkaso, kaya natin. In a year, on the average, ang nagkakasipon ubo sa atin, 3 times a year. 3 times a year, may sipon or trangkaso tayo. May namamatay pa konti-konti, pero ito nga, mas deadly. Pag tinamaan nito, parang trangkaso, pero baldado. Talagang hirap na hirap yung katawan. At may nagpupulmonya. Daming plema, hindi makahinga, na-hospital. Okay? So, paano yun? Kung very serious, paano papalakasin ang katawan? Ang tips natin nga, una muna, para hindi mahawa, alcohol lagi ha. Hugas kamay. Mas mahalaga ang hugas kamay kaysa sa mask. Kasi sa kamay mo makuha, like sa gamit, may humawak dito, humawak ka doon, nahahawa. Kahit wala na yung tao. Yung sa mask naman, makikita mo naman kung uubuhan ka niya. So, alcohol, napakahalaga. Kung wala ng face mask, pwedeng telang mask. At least may reminder tayo. Check rin yung lagnat kung may lagnat tayo. Ito rin yung payo sa Singapore. Kung wala kayong thermometer, sabi ko nga, gamitin itong kamay natin, itong part. Mas sensitive ito sa harap. Maramdaman kung medyo mainit. Kung may lagnat, inom ng paracetamol every 4 hours. Kung may ubo, inom ng maraming tubig. Pwede rin yung carbocysteine, pagbaluwag ng ubo. Kung may pulmonya na, nagkakomplikasyon. Virus, naging bakterya, kailangan natin antibiotic. Kumain ng pagkain mataas sa vitamin C. Dalandan, lemon, orange, calamansi, pinya. Okay, tigil sigarilyo, tigil alak. Alak sigarilyo, nakakahina ng katawan. Okay, nakakahina siya ng katawan. Pag tinamaan ng virus, baka hindi makasurvive. 2%, 3% mortality, delikado. Okay, isa pang binabantayan natin, yung nakita nila mas namamatay, yung mga may sakit sa puso, may diabetes, may high blood, sakit sa kidney, sakit sa baga, mas mataas ang mortality rate sa kanila. So, inumin yung gamot nyo, ha? Yung mga edad 40 to 60 years old, for some reason, yun na nga, bawat sakit may kanya-kanyang age group, 40 to 60 mataas yung mortality. 60 and above mataas rin, pero mas mataas yung 40 to 60. Kasama ako doon sa age group na yon. Pero yung mga bata, less than 12 years old, nakakasurvive, pero nakakahawa pa rin sila. So, kaya nila, pero nakakahawa. Pero yung 40 and above, doon delikado. Diba? Kasi mataas yung 2% mortality rate. So, yun po. Palakasin lang katawan, iwas puyat, tulog lang na mahaba. Kung hindi naman kailangan lumabas, pagpagod, huwag na lang magpagod para at least malakas yung katawan natin. Para matulungan yung katawan natin, pahinga at tulog, at tuloy pa rin yung pagkain na masustansya pagkain. Kain na mas masustansya, kahit may sakit ka, kain pa rin para may panlaban. Hopefully, in 1 to 2 weeks, malalampasan na to. Kahit tamaan na tayo nitong coronavirus, ngayon man, sa susunod na taon, kung masasali man sa atin. Kasi po, kulang ang pang-test natin dito eh. Kulang ang pang-test sa Pilipinas. Hindi na natin malalaman kung sino meron, sino wala eh. So, i-assume na natin na just in case kumala, tulad ng pag-assume ng ibang bansa, ready yung katawan natin. Yun na lang magagawa natin eh. Tapos sa mga may sakit, kung malubha, self-isolation. Iwas tayo 14 days, huwag lalabas ng bahay, order na lang. Kung kailangan lumabas, sandali lang, mag-alcohol, mag-mask para hindi makahawa ng ibang tao. Para at least, kung meron tayong matinding virus, hindi tayo makakapahamak ng ibang tao, ng ibang pamilya. Okay? Kailangan mabait lang, tulong lang, huwag manira sa tao, at huwag rin magkalat ng fake news, at huwag na rin mag-hoard ng mga gamit. Kung kailangan mo lang isang boteng alcohol, isang boteng ang bilhin. Kung kailangan mo lang 7 masks for a week, 7 masks lang. Ha? So, kung tela-tela na lang. Huwag natin i-hoard kasi kawawa naman yung iba na wala rin mabili. Pinakamaganda kasi talaga ay libreng mask, libreng alcohol. Kung meron lang tayo maraming pera, yan talaga ang gagawin natin. Eh, since wala tayong ganon, at least, ingatan natin sarili natin, pray natin, pero dapat gawin pa rin natin kung ano medically tama. Dasal, pero kailangan may ginagawa ka. Para alam mo, ginawa mo yan lahat. Kung nagawa mo na lahat, nagkasakit pa rin, eh, hanggang ganun lang talaga eh.